Hi guys, good morning. Pag-usapan natin ngayon ay ang NFT game na Elements. Huwag na tayong paligoy-ligoy, may mga nakita kasi akong video sa YouTube na pinipresenta itong bagong NFT game na kung saan mura at pwede kang makapag-earn ng crypto. Pero kailangan nating i-check, legit ba to? Mababalik ko yung pera natin kung sakaling mag-invest tayo. So, ito yung website nila, Element. May white paper sa English at Spanish. Ito yung pre-sale nila kung gusto nyo. Available na din to sa PancakeSwap. Meron silang roadmap. Makita mo naman ang roadmap nila. At pwede mo silang ma-visit sa kanilang Twitter, may YouTube sila, may pero hindi na importante to, okay? Meron lang akong isang nakitang flaws nila dito noong saan red flag niya sa akin. Lahat to nagagawa ng mga iba-ibang project, magkaroon ng roadmap, merong white paper, meron silang social media account, yung mismong company or yung project. Pero problema, pag ibaba mo dito, itong team. Importante kasi sa akin yung team kasi sila yung gumagawa or behind dun sa project na kung saan nag-invest tayo. Kaya kailangan mo sila makilala. Kung example sana, itong si George Brown. Bilang isang CEO, gusto kong makita yung profile niya sa LinkedIn or sa Twitter or gusto kong makita yung mga social media accounts niya para ma-check mo kung ano yung background niya. Developer ba siya? Meron ba siyang hinawakan na company in the past na related dito sa crypto or blockchain or NFT? Doon tayo nagkakaroon ng trust at tayo naniniwala na in the long run, pwede nilang suportahan at itong company nito ay alam mong mag-grow. So first na chine-check talaga natin is yung mga team na kung saan gumagawa sa project. Pero ang problema ngayon, wala man lang link dito madadirect tayo dun sa mga social media accounts nila or sa mga bio sana nila. Ngayon, ang gagawin natin, i-search natin. So ito muna, CEO nila, si George Brown. Punta tayo sa Google para madalian to. Kung sino yung nag-invest dyan, ito'y opinion lamang ah. Hindi ka dapat mapektuhan. Opinion ko to at pwede hindi ka maniwala at may sarili ka ding opinion kaya ka nag-invest. Pero sa akin, CEO, sa akin lang to. Nito ako mag-screen kung gusto kong mag-invest sa isang company. Kahit crypto or NFT. George Brown, CEO of Elements. NFT game. Para sure. Ayan, walang magpapakita. Image, news. Hindi mo kilala kung sino itong George Brown na to. Hindi mo siya kilala, hindi mo mahanap. Kahit palagay mo, co-founder. Lagay natin na co-founder. CEO, co-founder and CEO. Co-founder and CEO, walang lumabas. Wala man lang magpakita na George Brown na CEO ng Elements. So, itong taong to, kung saan lang ata kinuha itong image nito. So, pag i-click mo, search Google for image, subukan natin yung mga kaparehas lang nila. Ayan, sino ba kamukha niya? Kasi pwede mo siya makita eh. Ngayon, hair loss ang napapakita dito. Parang ginamit ata to sa sa hair loss na commercial. Makita mo, wala. Itong taong to, hindi mo kilala kung sino to eh. Basta picture lang. Oh. Wala. Kaya subukan natin. Isa pa, ganito. Dinownload ko siya. Yun, CEO. Ngayon ang gagawin natin, punta tayo sa Google ulit. Tapos, search by image tayo. Upload image. Choose natin yung dinownload lang natin. Yun, si CEO. Ayan, hindi siya nagpakita. Senior citizen nagpapakita. Okay. Oh, may page dito na nagpakita. Ito. Pero, check natin. Oh! Ayan. Ang na-search niya, ito. Or ito. Itong mukhang ta. So, dyan lang nagpapakita yung picture na in-upload natin. Dito lang sa page na to. Wala na. Ito pa. Subukan natin itong isa. Itong si Jungwook. Sino ba itong Jungwook? Game developer daw siya. Jungwook Game Developer. Wala. So, wala. Wala na papakita. Same ang gawin natin na process. Para sigurado. Para walang bias. Okay? Ayan. Jung. I-download natin. Balik tayo sa Google. Upload natin yung image ni Jung. Tignan natin. Ayan. College of Hair Design. Ang unang lumabas. Pero ang pinapakita niya yung mga K-pop, mga Korean naman to. Ng mga artista. Wala na. So, same lang din dito sa dalawang to. Hindi mo sila ma-verify dito sa internet. Sa Google, wala silang mga social media account. Hindi mo alam nga kung saan kinopy and paste itong mga picture na to. Tapos inedit lang. Tapos itong mga pangalan na to. Kahit meron man lang sana pangalan, kahit ma-research niya lahat yung name, yung ganyang names, with HS naman yun. Uy, lalaki. Pero iba-iba yung pangalan niya. Yung andito is my age. Dito, E lang. Tapos lalaki siya. Yan talaga yung toong Jesse. Ang paggawa nila ng website, okay, meron silang white paper, meron silang roadmap, may maayos silang plano. Maganda sana yung mechanics ng game eh.
Kaso yung problema, yung team nila hindi ma-verify. Or yung team nila hindi mo mahagilap kung taga saan at kung ano ang background nila. So kung ikaw ay nag-invest dito, opinion lamang to. At huwag kang magalit, okay? Alam ko may sarili tayong opinion. Pero the way ko tignan to is red flag na. Pero pwede pa silang bumawi kung gusto nila, di ba? Pwede nilang i-update yung website nila. Pwede nilang ilagay yung totoong mga tao behind this project. Tapos yung mga link, mga social media accounts nila para ma-check natin kung ano ang background ng mga team na nag-work dito. Ganun lang. Bakit importante yung team? Yun kasi ang tinitignan natin bilang isang investor o gusto nating sumali sa project nila. Bigyan ko kayo ng example ah. Yung mga top NFT ngayong 2021, itong Axie Infinity. Itong Axie Infinity, saan mo makita ang kanilang team? Dito, learn more. Team. O yan o, pakita agad. Tapos merong Twitter dito, merong LinkedIn, merong GitHub. Pag-click mo ganyan, makikilala mo na yung CEO. Siya yan. Ayan o, meron din siyang Twitter, LinkedIn. I-click mo lang ganyan. O, itong Decentraland. Who are the founders of Decentraland? Ayan o, sasabihin nila kung sino yung mga founders. Hindi basta sinabi dito. Ma-verify mo talaga na meron, yung mga taong to ay tunay. At meron silang mga background sa blockchain or sa NFT. Gaming or mga developer mga to, ayan o, yan siya, founder, formerly CEO at Decentraland. Ah, dati pala siya pero hindi na siya ngayon, hindi na update ito pero na-verify natin. Okay, so ganun guys, importante yung team. Kaya nga dito malalaking NFT gaming, may mga team sila at pinapakita talaga ng team nila, pinapakilala talaga nila kasi doon nagkakaroon yung trust ng tao. Pero ikaw, nagsisimula ka pa lang ng NFT game, gumagawa ka ng project, pero yung team mo hindi ma-verify, parang nag-stay anonymous kayo, medyo delikado yun. Kasi anytime, pag kumalpak yung project, pwede kayong magtay, di ba? Ganun ang nangyari. Kaya, kaya tayo, huwag tayong masilaw pag may mga creator na nagsabi na maganda to kasi mura, di ba? Parang kino-compare. Hindi ka ba nakasabay sa Axie? O dito, mura na. Wala ka ng scholar, ikaw na yung manager. Mga ganun. Hindi pwede. Dapat mong i-verify. Dapat talaga mag-research ka para hindi ka marag-pull or hindi ka miscam. Consider scamming to eh. Na-scam ka nila, di ba? Huwag nga natin click. So, napaka-importante yun na i-check muna. Kahit una nyo i-check yung team. Kasi once na yung team anonymous, lumayo ka na sa project. Eto, may mga plano sila eh. Pero pag i-check natin, punta tayo sa pre-sale nila. Tignan mo, ang kailangan nila is 1,392 BNB. Ang meron na sa kanila is 69.1%. Okay? So pag i-check mo itong wallet address nila, tignan natin yung holders. PancakeSwap. So, available na to sa PancakeSwap. Burn address. Itong isa, merong 14 na may-ari. Ngayon, subukan natin punta sa PancakeSwap. Copy natin to. PancakeSwap. Copy. Exchange. Tignan mo. Bago mo import, merong paalala ang Pancake. Anyone can create a BEP20 token on BSC with any name, including creating fake version of existing token and token that claims to represent projects that not have a token. If you purchase an arbitrary token, you may be unable to sell it. Pati nga itong exchange, itong PancakeSwap, nagsasabi na lahat pwedeng makakreate ng token, bro. Pinapaalalaan tayo, dito pa lang paalala. Kayang-kaya mag-create ka kahit sino, may paraan dyan. Kaya huwag basta-basta. Kaya nga sinasabi, hindi guaranteed lahat ng ini-import mo dito na token ay legit. Parang ganun sinasabi nila. Bahala na kayo pag-import nyo, sa inyo na yun. Wala kami pakialam doon, pero pinapaalalahanan ko kayo. Parang ganun. Kasi alam nila eh, na maraming gumagawa ng mga scam dito. So kung ayaw mo ma-scam, mag-research ka talaga. Huwag mo munang pakinggan yung mga nakikita mo sa YouTube. Okay, pati ako, opinion ko lang to. Kung nag-invest ka, di nag-invest ka, pero ako sinasabi ko yung opinion ko ganito. Ito ay red flag sa akin kasi nga yung team nila hindi ko makita kung saan sila nagtatago. Hindi mo makita sa internet. So walang Facebook, walang LinkedIn, walang Twitter. Kahit man lang isang social media na kung saan ma-view natin sila at makilala natin yung background nila. Maganda sana yun, kaso lang wala eh. Paalala ko lang sa mga mahilig sa NFT game, mag-research muna tayo. Yun lang aking opinion dito sa Element game na to. At kung meron kayong ibang opinion, comment nyo sa baba. At kung meron kayong mga ibang coin na gusto nyong review, comment nyo lang sa baba. At kung nagustuhan nyo ang video nito, paki-hit naman yung like para makatulong sa algorithm ni YouTube. At kung yung mga content na ganito ang gusto nyo at hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at click a notification bell para ma-notify ko kayo every time mag-upload ako ng bagong video. Una kong shoutout dito sa channel na ito ay walang iba kundi ang Kuya RC na channel. May digital printing siya. Kung kayo nangailangan ng mga stickers, kahit anong klase ng stickers, i-contact nyo lang siya. Ito yung YouTube channel niya kung gusto nyo i-visit at pwede nyo siyang kontakin anytime. So ulitin guys, maraming salamat. Ako si Trogi. See you on my next video.